Ang atin pong pinag-uusapan, live views, nanunood no mga panahong nakasalang ang tatlong programa. Lilinawin lang po namin, yun pong sinasabing babae na natagpuan ni Blight doon po sa condo unit ni Richie Rivero. Ang kaso pong ito ay nagsangkot kay Aura Brighella. Kumusta na po kayo mga mahal naming SNNers? Mga mahal na mahal naming kachika, kami pong tatlo ay nagbubunyi. Alam namin, ang lahat po ng mga Pilipino sa buong mundo ngayon, tulad din naming maligaya at nagbubunyi. Di ba naman, Romel? Chika? Ang saya-saya! Sobra! Okay. At si Barikutot na namungunan. Gusot mayaman. Wendell Alvarez. Yes, nandiyan lang po kayo. At siyempre, nandiyan lang po kami. Pakinggan niyo po kami mga opinion sa mga intriga sa loob ng Showbizlandia. Yeah. Okay, so mga kachika, tuloy-tuloy lang po ang ating kaligayahan, ang isang libot, isang tuwa. Mula po sa aming tatlo, dito lamang po sa ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Now! Bakit yung last episode, hindi po kami nagdetalye ng aming nasaksihan sa muling pagbabalik sa telebisyon ng Tito Vic and Joey at ng lehitimong The Barkads. Sinadya po namin ang pagkakataong ito, pati ang numero po kasi ay hawak na namin. Tama, Romel? Correct! Naku! Blow by blow. Ikaw. Ano sa palagay mo ang naganap? Ano to, parang eleksyon? Oo. Kailangan talaga pagka tayo ay naglatag ng impormasyon sa ating mga taga-subaybay, kumpleto tayo. Diba? Pero tama po, dito po sa aming mga ikukwento sa inyo, totoo-totoo po ang sinasabi ng ating mga kababayan. Ang Tito Vic and Joey po ang may hawak ng sinturon, kumbaga sa boxing. Yung dalawang sumabay at nakipagsabayan, sila po ang tinatawag na mga undercard. Magkakaiba po ang kanilang timbang. Diba? Una mong obserbasyon, yung pagpasok ng Tito Vic and Joey sa studio ng TV5. Ay, naku, Nay. Mayroon akong lungkot na saya. Lungkot at saya ang naramdaman ko. Nalungkot ako kasi yung pinagdaanan nila. Naging masaya ako dahil sa wakas, eto na sila. Ikaw? Ay, di siyempre, nung pag-entrance sila doon sa mahabang hallway na yun ng TV5, di siyempre, wala akong mukha. Napaiyak na lang ako. Ako rin po eh. May bigig sa aking lalamunan, lalo na nung umiyak si Vic Soto at si Joey De Leon. Si Kuya Tito nga medyo simple. Pero ramdam mo yung emosyon niya na hindi lang niya maipakita sa publiko. Ito po ay panaghoy ng tatlong tao na ginawa ang lahat-lahat para sa ikatatagumpay ng kanilang programa. Pero nabaliwala. Ito po ay emosyon ng mga tao na bigla na lang tinanggalan ng karapatan. Yun yung naramdaman ko. Opo. Diba? Sabay-sabay tayo nakaramdam na gano'n. Na parang, ito na yung importansya na gusto natin sa ng maramdaman doon sa pinanggalingan nila, dito natin nakita. Ano nga ang sabi ni Sharon Cuneta? Ay, Diyos, dapat ay inalagaan kayo sa dami ng inyong pinagdaanan. Na totoo-totoo naman po, di ba? Dito na po tayo sa mga numero. Ito pong ilalahad naming mga numero. Alam nyo rin po ito, mga kachika. May hawak din po kayo na listahan. At kami rin po ay may hawak na talagang detalye kung paano namin may kukumpara yung tatlong noontime shows na nagkasabay-sabay. Correct. Alam mo, nakakahiyaman, pero totoo-totoo na daan libo na po ang nakatala na nanunood sa EAT ng Tito Vic and Joey. Ang atin pong pinag-uusapan, live views, nanunood no mga panahong nakasalang ang tatlong programa. Sa Facebook tayo, ha? Sa Facebook talaga tayo. Hindi kasama yung YouTube pa yun. Ito Facebook talaga tayo. Okay. So, nasa 300,000 na po ang numero ng EAT ng Tito Vic and Joey
Cavite at Dabarcans. Yun sumunod. Naku, 98,000 lang ang showtime. Ay. At yung kasunod. Ay naku, itong pinakawawa sa lahat. Kawawa. Kawawa sa lahat. Ang 2.8 lang ang fake bulaga. Fake bulaga, ang sabi mo. Yung hindi lehitimong itbulaga. Okay. Nandun po tayo ngayon sa isang argumento na kayo na po ang makasasagot, hindi na po manggagaling sa amin. Kasi nung bago pong ilunsad itong bagong programa ng Tito Vic and Joey at ng Dabarcads sa TV5, iba't iba po kasi ang naririnig natin at nababasa na inuuyam yung grupo. Kaya tatanda na, hindi na lang magpahinga, kung bakit hindi na lang pabayaan sa mga kabataan ang programa. Eto po, nagsalita na po ang mga numero at sa lahat ng siyensya sa buong mundo, mathematics po ang hindi nagsisinungaling. Exact science po yan. At eto na nga, 1,000 ang natala. Nag-number 1 na lang. Yung inaasahan naman tating lahat. Ay, oo. Alam mo yan ang pinakamaganda lang sa panahon ngayon. Kasi di ba nung una, pag manood ka ng TV, hindi mo mamalaman kung ilan man nanonood. Kung yung kapitbahay mo ba nanonood. Yung pero ngayon, alam mo na kasi nakalagay doon talaga ang views. Nakapag lumabas ang rating noon, maghihintay ka na matagal na isang buwan pa, diba? Tagal-tagal. At nakapagduda pa. Nasabihin ba, tama ba yan? Yung kapitbahay ko, hindi naman nanood doon. Bakit ganun ang... Ba't mataas kayo dyan? Diba? Pero ngayon, kitang-kita talaga. Hindi makapagsisinungaling. Nanghihinayang ako sa preparasyon na ginawa ng hindi lehitimong Itbulaga at ng Showtime. Sila po ang dalawang programa na pinagsalpok ng GMA7 sa ilalim ng iisang bubong. Diba? Nakakalungkot. Kasi biruin mo, namuhunan sila sa dalawang programa at nalaban sa isa, samantalang yung isa, effortless. Oo. Napakakaswalan po ng galawan ng mga Dabarcads, ng TVJ. At eto pa, ang dami-dami pong mga artista ng GMA7 na nagpunta sa Showtime. Ilang baka nila. Nilagyan ang sakaterbang artista samantalang ang Tito Vic and Joey at Dabarcads po sa TV5. Isa lang, Sharon Cuneta lang. At sa bandang huli pa, ha? Sa bandang huli pa. Siya ang nagsusi ng pagsasara ng programa Unang Sultada. Diba? Ano maipapayo mo sa Showtime? Kasi dumating si Vice, naka-chopper. Oo nga, yung nakakaloka. Dapat, pag natin doon sa helicopter, yung helicopter hindi bumaba sa helipad. Saan? Umano siya nung parang hagdanan. Para talagang trending na trending. O kaya yung lubid. Yung lubid, oo. Nag-lubid ang lubid. Lalabitin siya sa lubid. Ganon. Siya, oo, diba? Ikaw naman, ano naman masasabi mo dun sa hindi lehitimong itbulaga? Naku, ito na nga. Hindi nga natin nasilip kanina yun, actually. Kasi ang focus talaga natin, yung dalawang malaking naglalaban-laban. Pero, numero lang. Yung numero lang sinisilip natin doon. Kasi nga gusto natin maging tayo. Para malaman natin ang kanilang mag-accurate. I'm sure, wala naman silang pinagbago. Kasi nag-aantay nga sila na kung anong mangyayari sa dalawa. Yun na ang tinutukan din nila, actually. Yung dalawang malaking naglalaban. Showtime. Pero yung nangyari dito sa hindi lehitimong Itbulaga ng Tape Incorporated, isa pong buhay na patotoo ito, iba na po talaga ngayon ang ating mga kababayan. Oo. Alam na po nila kung ano ang kanilang tututukan, ano ang pipindutin dahil nanghihinayang po sila sa ibabayad sa kanilang magagamit na kuryente. Una. Pangalawa, ang panggagaya po talaga ay walang mangyayari. Talagang wala pong magandang resulta yan. Sabi mo nga, The original is still the best. Ayun. Diba? At saka oldies but goldies. Ay, goldies talaga. Oldies but goodies. Oldies but goodies. Ano maipapayo mo dito sa hindi lehitimong Itbulaga? Nako, ito na nga. Ay, di ba may usap-usapan na nga, itigil na daw yan. Kasi nga, apektado ang buong show ng Jamie, ang kanilang rating, apektado mula sa tanghali hanggang sa hapon, apektado. Mula nung umalis ang Tito Vic and Joey. Mula umalis ang Tito Vic. Parang hinila nila pababa ang na Jamie. Okay. Dahil sa sinabi ni Wendell, pupunta tayo ngayon sa usapin ng advertisers. Ay, yan na. Hindi rin po namin kailangan idiin sa inyo. Nakita nyo po ang bawat gap ng Tito Vic and Joey at Dabarcads sa TV5. Pwede tayong maglaba, magkula, magsampay. Akasin ng sampay, planchahin, hindi pa tapos ang commercial. Ganon kahaba ang gap. Oo.
Ayan. At bago po nagsimula ang salpukan na ito ng tatlong noontime shows, kumalat po ng malakas yung balita na pila-pila raw po ang mga kinatawan ng mga ahensya sa opisina ng Tape Incorporated na binabawi raw po yung advance payment sa kanila ng mga produkto. Oo. Laki nun. Napakalaki nang ibabalik nila. At saka yung iba nga doon, nagpadala pa ng band letter doon sa Tape Corporation. Uh-oh. Na palang tinaganuan sila na ibalik nyo na lang yung ano. Dahil hindi nyo naman kaya ipalabas yung aming commercial. At saka yung mga inaasahang magre-renew, hindi na talaga magre-renew. Wala na. Yun na. Doon pa lamang po, ang dami-dami na talagang kababayan natin na nagsasabi na isa itong negosyong wala nang pupuntahan. Luging-lugi na, kaya bakit hindi na lang isara? Nakakalungkot. Diba? Nakakalungkot isipin kasi pag magsasarado sila, madadagdagan na naman ang mga taong walang trabaho. Mm-hmm. Pero ganun pa man, negosyante kasi ang mga lusos. Kaysa naman, dobre-dobre ang pagkalugi nila at sila wala nang matitira para sa kanila. May tanong ako sa Tita Kirsty. Pagka ganyan, di ba, siyempre, ikaw humihiling ka na ibalik mo yung bayad. Di ba may kontrata yung commercial na 1 year? Uh-huh. Ano yun, ibabalik ng lahat? Depende yun. Naka-stipulate doon kung ilang buwan mo lang na ipapalabas yung produkto sa iyong programa. Mm-hmm. Hindi lang ako masyadong privado sa sinasaad doon sa kontrata kung pwedeng makuha yung perang ipinambayad. Kasi PBB yan eh, no? Oo nga, o, pay before broadcast yan. Mm-hmm. Yung iba naman, nalilate ang pagbabayad, pero siguradong magbabayad. Oo, kasi may kontrata yun, diba? Ngayon, ang hindi ako privado, yung kung pwedeng bawiin yung naibayad na. At meron pa yata ang danyos na hinihingi. Naku! Nakakalungkot po ito talaga, no? Kasi kung inayos lamang po itong problemang ito ng mga halosos, hindi dapat dumating sa ganitong senaryo. Diba? Lahat ay dapat nakikinabang ngayon. Pero dahil sa naganap, masyado pong nasaktan ang Tito Vic and Joey at ang mga Dabarcads, kinailangan talaga nilang magpaalam na. At saka ito pa na yan, dagdag ko lang, ano kaya ang pakiramdam ngayon ng mga taga-tape office? Lalo na yung mga halosos, mag-real talk tayo. Kapag ganito kasakit na sa numero pa lang ay pinag-iwanan na sila ng panahon, dapat nilang tanggapin talaga na hindi nila kakampi ang oras. Ayan. Ito na yung ayaw man nating sumuko kung minsan, kailangan nating gawin dahil yung pagkatalo ay kitang-kita na. Oo, nagsalita na ang taong bayan. Tama. Pag taong bayan na po ang nagsalita, parang election po ito. Kahit ano pa gawin natin, na paninisi kung kanino, wala na tayo magagawa. Wala. Taong bayan ang hari sa pamimili ng programang tututukan sa tanghalian. Ako rin nga na yung showtime, nagtaka rin ako, hindi man lang dumikit sa numero. Malayo. Hindi malayo. Sa unang 100,000 pa lang ng Tito Vic and Joey, hindi na nakapantay man lamang itong showtime. Oo, hindi pumasok sa kalahati. Pasensya na po. Yun po talaga lumabas sa ating mga telepon. At habang tumatakbo pa po ang programa, ang labanan, pababa sila ng pababa. Correct. Ibig sabihin, lumipat na. Dahil pataas ang TVJ eh. Correct. Sa kanila naglipatan. Oo. Sayang yung preparasyon nila. Mm-mm. Samantalang ang TVJ, tignan mo na, kasuwal. Suwabe. Ay, alam niyo po, yun ang alas talaga na hawak ng Tito Vic and Joey. Hindi po sila lumayo sa sinapupunan ng publiko. Masang-masa. Ang mga tao na gusto nilang bigyan ng 1,000 at 1,000 tuwa, yun ang pinahalagahan nila. Oo. Yung trademark nilang may puso lagi at magpapalabas nila. Ito, di ba, sabay-sabay nga kayo na naluha yung merong... Totoo. At saka iisa lamang yung portion na ipinakita na si Ryza may pa ang bumina. Diba? Yung audition. Correct. O, iisa pa lang po yun. Paano kapag nagsimula na yung mga in-announce sila? Labanan ng mga bata. Labanan ng mga borta. Ay, naku! Ito na nga. Ay, ito pa, hindi pa tayo lalayo. Yung props. Kahoy na lamesa at ano, bangkito lang. Oo, yun lang ang props nila. Tignan mo, samantalang yung kabila, gusto te. Oo. Yung production cost nila doon. Grabe. Tinambakan pa ng mga... Kaya alam mo talaga, yung publiko talaga ang huhusga. Hindi kahit sino. Walang pabonggahan, walang labanan. Actually, parang wala namang kalaban ng Tito Vic and Joey sa pakiramdam natin habang umeere sila. Oh, sa mga numero, para talaga sila wala, talaga. Wala, oo. Kasi ang nangyari, parang
one against two. Mm-hmm. Pero ang dalawa, bulagta. Sila talaga ang may hawak. Grabe, bulagta. Sila talaga ang may hawak ng belt. Kumbaga sa boxing. Kasi naman, humamon-hamon, magkakaiba sila ng weight. Ibang division dapat yan. Tama. Pang undercard ka, lalabanan mo yung heavyweight. Parang yung sa ano din ako siya, medyo parang yung sa wrestling ko minsan, di ba? Sa wrestling. Yung sa wrestling, di ba? Yung pinakaano, tapos dalawa ano, ang kalaban, di ba? Kawawa yung dalawa, talagang puk! Puk-puk talaga. Ano yan? Sino to? Puk-puk-puk talaga. Dito to. Kasama niyo ba to? Ay, nako. Ata, maraming salamat sa Tito Vic and Joey at sa Dabarcads dahil hindi niyo po binigo ang ating mga kababayan. Kami po ay nakakatanggap ng maraming mensahe mula sa iba't ibang dako ng buong mundo na talagang maligayang maligaya sila dahil nang umalis po sila ng Pilipinas, kayo ang kanilang kasama. Kayo ang kanilang na-miss ng isang buwan kayong nawala. Maligaya na sila ngayon dahil bumalik na kayo sa harap ng television sa TV5. Yes! At sa TV5, kay Sir MVP, tinayaan niyo po ang Tito Vic and Joey sa isang panahon na napakadilim ng kanilang mundo at hindi nila alam kung saan sila pupunta. Thank you so much, Mr. Manny V. Pangilinan, sa Media Quest, sa TV5, sa inyo pong lahat na tagapamuno ng ating istasyon. Maraming salamat sa inyo. At hindi siya bumitaw. Nanood siya talaga. Yes. Kuha ang puso ng mamamayang Pilipino. Ang totoo yan. Hindi humiwalay sa sinapupunan ng publiko. Correct. Yun. Congratulations! Okay, babangkaan mo raw ito. Si Richie Rivero. Alam mo, nakakaloka lang kasi ito. Si Richie Rivero. Parang bakit naman si Andrea Villantes, bakit tahimik siya? Parang hindi siya masyado nagsasalita. May taong ganun. Uh-huh. Maaaring nasasaktan siya. Wala namang babaeng sinaktan na hindi umaray. Diba? Kaya lamang, may mga tao talagang magaling magdala ng sakit. At saka meron talagang mga taong nagigising sa katotohanan na yung kahalagahan ng kanyang sarili ang iniisip respeto niya. Respeto sa sarili. Sabi ko, bakit siya ang dakdak ng dakdak? Diba kalalaki niya ng tao, diba? Tapos, ano siya ng, ano matawag doon, sports-minded ba yun? Sportsman. Oh, sportsman siya. Tapos, dakdak siya na yung dakdak. Tapos, tahinig na lang siya. Batang, parang, ano ba, naghihinayang ba siya? Ibinuyang-yang. Lilinawin lang po namin, at alam ni OG Diaz ito, ng source ni OG Diaz, yun pong sinasabing babae na natagpuan ni Blight doon po sa condo unit ni Richie Rivero, hindi lang po miminsang nangyari ito. Maraming beses. At ang laging katwiran ni Richie, yun daw pong babaeng nakita ni Andrea doon sa unit ay girlfriend ng kanyang kasamahang player at hindi niya sa girlfriend. Kanya. Ay, oo. Na kung ituring niya ay parang plancha, hindi akin yun. Tama. Doon sa kaibigan ko yun, kanya yun. Oo. Ano to? Nakakaluka lang kasi, di ba sinabi yan, makita ni Andrea, di ba may babae. Sabihin, hindi akin yan. Doon yun sa kaibigan ko. Parang, ano yun na collaboration kayo doon tatlo? Ay, collaboration? Oo, nag-collab silang tatlo. Ang alam ko sa collab, dalawa lang. Oo. Pero kapag tatlo na, ano na yun? May tawag doon. Ay, ano tawag doon? Three in one. Ano to, kape? So, kape ito. Oo, kape ito. Hindi, at saka, paulit-ulit. Laging, alam mo namang may girlfriend ke. Napakahalay na makakita ng ibang babae doon sa unit dahil alam mong meron kang karelasyon. Tama. Pero bakit mo ginagawa? At idinedenay mo pa ngayon? At saka hindi lang yan, maraming nang tuklasan. Red flag. Sinabi niya dahil ng red flag. Diba? Maganda na rin ito dahil habang maaga-aga pa ay nakilala na niya si Richie Rivero. At kahit naman po sa mundo ng basketball, hindi po kagandahan ng imahe nitong si Richie Rivero. Ang mga sinasabi nila, pasikat, mahilig mag-showbiz, parang gustong makuhang atensyon ng publiko, feeling guwapo. Ayan na. Ay, diba? Ayan na. Kiss and tell. Yun. Hindi ito nabalitaan ni Blight eh. No? Hindi niya naamoy. Kasi wala nga siyang pang-amoy. Diba? Sayang naman. Tanginahin talaga tayo hindi niya naamoy. Kantahan mo nga si Richie Rivero. Ano ba bagay na kanta para dyan? Ay, di kakantahan ko siya ng... Maganda ba to? Maganda rin po. Maganda rin po. Makasakali ito maganda. Outside the rain began. Lagi mo na S. Outside the rain began.
Outside the rain began. Itinaas pa namin. One of them. And it will be tonight. Mali. And it will never end. So cry no more. Oh, di ba yun yun? Song. Ano nga ang title niya? Sino ba kumanta niyan? Kinanta rin niya ng ano? We're all alone. Inakartas ang ano? Ay, ang balikat. Oo, si Leo. Ano? Si Shasho pa din. Oo, di ba? Paano ang kantahin niya ni Shasho? Binuksan mo! Isarado mo! Ano ba ang refrain niya? Close the window, come alive. I promise alright. Dumuwet si Sharon Cuneta. Later begin. Si Moira. Inantok. Inantok. Inantok talaga. So, yun ang kanta mo. Ang bagay sa kanya. Hindi, tsaka napakahalay makakita ng isang lalaki na siya ang nagbubuyang-yang ng mga rekotitos tungkol sa naging relasyon nila ng isang babae. Hindi bali nga ang babae kahit magsalita na magsalita. May excuse yan eh. Ayaw, tama. Kapag babae, parang binibigyan ng ating lipunan na magsalita. Dahil babae siya eh. Correct. At saka may kasabihan nga, di ba, na ang babae kasi kaya madaldal dalawa daw. Dalawang bibig. Eh, ito bang si Richie? Dalawa bibig. Ay, naku. Di ba? Yun ang questionable ngayon sa kadaldalan niya. Ayan na, pumapasok na tuloy yung mga ano. At saka ito ah, nagtataka ako doon sa isang linyang binitiwan niya. Nung minsan daw kasi na nagsishopping yung mami niya, tsaka yung pamilya niya, meron daw lumapit sa mami niya na, yung anak niyo po, cheater. Ay. Bakit? Kilala ng publiko ang mami mo para sabihan na ang anak niyo, cheater. Dahil pinalalabas niya, siya ang pinagbibintangan sa hiwalayan nila ni Blight. Oo, at kaya daw siya nagsalita, nadadami niya daw mga mahal niya sa buhay. Oo. Bakit? Kilala ba? Artista ba ang mga magulang mo? Tama na yung mga ganyan na pa-ekis-ekis na katwiran. Ang mahalaga, itikong mo ang bibig mo, kalalaki mong tao, kung lalaki ka nga. Ay! Paninindigan ko yun. Oo. Meron akong kung ha? Kung lalaki. Oo, may kung. Kung. Eto na tayo. Ay, eto. Kami po ay mula sa mundo ng lokal na aliwan. Mga taga-showbiz po kami. Entertainment. Ang kaso pong ito ay nagsangkot kay Aura Brighella sa isa pong bubugan na siya po ay hinuli ng pulis, dinala at ikinulong. Magsasalita po kami ngayon bilang napakaparehas na kasamahan dito sa mundong ito. Unang punto. Nalasing. Siyempre, alam naman natin na hindi lahat ng tao o sabihin na natin lahat, pag nalalasing, may kakaibang attitude. Lumalakas ang loob. Lumalakas ang loob. At minsan, hindi na niya nababalanse ang tama at mali. Tama. Diba? Kasi nga, meron ka ng espiritu ng agwa di pataranta. Yun. Tapos, nalasing ka, hindi mo na alam ang ginagawa mo. Sabi nga, pag nalalasing ka, hindi mo na alam ang ginagawa. Alam? Alam ng nakainom yan? O, diba? Ginagawa na lang yan nakatwiran, pero kahit lasing, alam ang ginagawa. Lumalakas lang ang loob. Talagang pampalakas ng loob ang alak. Correct. Dumudulas ang dila, lumalakas ang loob. Ang unang kwento ng panig ni Aura, meron daw kasing humipo dun sa dibdib ng kaibigan niya. Nilapirot pa raw. Sa pangalawang pagkakataon, sinubukan na raw na ipasok yung kamay dun sa loob ng bra. Nagsumbong daw sa kanya yung babae, kaya ito namang si Aura, bilang isang mabuting kaibigan, ipinagtanggol yung kasama niya. Pero, may kwento na pinag-uubad niya yung lalaki. Ito naman ang kwento. Hinahanap ngayon sa video, sa camera, yung kung nasaan yung sinasabi nilang dinukot, nilaputan. Yung hinipuan. Pero ang nakikita sa video, ito na yung pinipilit niya, nagpupustahan ng mga barkada ni Aura at saka siya na magpapapicture lang siya kung maghuhubad yung lalaki. Hindi lang pataas, pambaba ang hinihiling niya. Unay pambaba. Pambaba. Oo, napilit na itong lalaki umiiwas. Akala kasi nagbibiruan sila. Talagang hinahatak, pinipilit niya hanggang natumba na sila. Yun yung pinakita, natumba na sila, kakahatak ni Aura. Hinabol-habol pa niya. Hinabol-habol pa niya. Kita mo, ilang bouncer, tatlo, winawas-iwas ni Aura. Ay, kalit-lit niya. Oo. Kaya mag-iisip ka, ano ang nangyari? Totoo kaya yun na mahinipuan na babae? Kasi ang sabi, hinahanggang ngayon, hinahanap yung babae. Sino ba yung babae na hinipuan? Bakit hindi siya nagreklamo? Bakit dapat si Aura? Oo. Hindi, nagsumbong dahil kaibigan. Yun
nga eh. Best friend yata. Ako naman, dinakita ko rin ang buo yung video. Nakita ko yung sinapak din si Aura naman. At bumagsak, diba? Nakita ko rin yung pagwawala niya. Pagka talaga nakainom, iba talaga eh. Diba lumalakas ang loob, ang bibig eh, hindi na nagkakaroon ng direksyon. Yun ang dahilan kung bakit siya hinuli ng mga pulis. Siguro na-provoke niya dahil nagmumura siya eh. Tama. So yung disobedience at saka yung mga kaso ng physical injury, diba? Mm-hmm. Tapos meron pang isang kaso siya, bukod doon, alarm and scandal. Diba? Apat ang isinampas sa kanya eh. Mm-hmm. At saka yung pag-atake sa mga men in uniform. Nandun na po tayo. Apat na kaso, isinang palaban sa kanya, kaya siya binitbit papunta sa impilan. Yun naman pong pulis na humuli naman kay Aura na napakalaki ng katawan, kaya nipis-nipis naman ng katawan ni Aura. Eh kung lagyan naman siya dito ng ano, para Osas, namang para namang hindi tao yung kanyang pinusasan. Sana naman po i-handle natin na maayos. Naku, nakaposas daw ako. Nagsasalita daw ako, nakaganon pa rin kamay ko. Sana po ay i-handle natin na maayos ang mga nagkakaroon ng labo-labong senaryong ganito. Sa liit naman po ni Aura, kayang-kaya nyo na po yan. Pero yung pagkakuha nyo sa kanya, para naman po siyang nakapatay ng limang tao na isa ng krimen. Diba? Correct. Sana naman maging marespeto po tayo kahit sa mga inireklamo. Total naman, ang paniwala ng buong bansa, ng buong mundo, ay kayo ang tagapagpapayapa. Correct. Diba? Ngayon, si Aura naman, dahil nakainom na nga, hindi na siguro niya makontrol ang kanyang emosyon. Isip-isip, diba? May maoy kasi siya eh. Ang tingin ko pa naman kay Aura, yung pagkakilala ko ha. At kahit naman po yung mga kaibigan ko taga showbiz, ang sabi, mabait yung batang yan. Marespeto yan. At siya ay bahay-trabaho lang ang kanya pinupuntahan. Pero yun nga po, nakainom. Diba? Kapag ka may alak, may balak. Ay, oo. Oh, oh. Diba? Ayun na nga yun ang lumalabas. Na maraming kwentong ganon. Oh, oh. Na sabi, hinalay daw. Ay, hinalay. Tama ba yun? Inipuan. Inipuan. Yung kasama niya, siya naman pala tong nang mamanyak daw. Oo. Oh, oh. Baliktad ang kwento. Oh, ayan. Hindi ko alam kung anong alak ang ininom niya. Bakit ganon siya ka-ano, diba? Katapang. At saka ganon kalakas. Alakas, oh, ano? Alakas niya. Alakas niya. Grabe. Tatlong bouncer yun, ha? Tumitilapon. Oh. At saka yung lalaki nga, pag tinutulak niya. Oo. Ang tangkad ng lalaki, ha? Ang tangkad ng lalaki, oh. Alak nga lang kaya ang pinagdaanan itong si Aura nung gabi na yun. Yan ang ating aalamin. Oo, questionable kasi. Mm-hmm. Kelit-lit eh. Kapayat-payat. Pero kayang magpatilapon ng tatlong bouncer. Oo. Diba? Kaya nakita mo, walang komento pa rin mula kay Aura. Wala. Kahit sa panig nila, kahit inihingyan sila, hindi sila nagko-comment. Bakit? Mahirap pong humusga. Lalo na wala naman kami doon. Correct. Wala rin po kayo doon. Pero hindi po nakapagsisinungaling ang video. Yan po ang nagkukwento sa atin ng kung ano ang naganap. Depende na lang po sa atin kung kaninong panig tayo maniniwala. Pero may ginawa doon si Aura na hindi natin dapat na kambihan. Oo, tama. Diba? Oo. Wala siyang respeto. Wala. Doon sa mga pulis. Mura siya ng mura. Yun. Talak siya ng talak. Ikaw man, may santok Kristo ka man sa dibdib. Kapag pinagmumumura ka na, lalo at uniformado ka, tatamaan ka rin. Ay, siyempre diba? Naman. Oo. Diba? Para bang na ano yung dignidad mo yan? Mm-hmm. Naka-uniforme ka pa, tapos mura-murahin ka lang. At saka diba, ayon sa kwento, si Aura lang, ayaw niya magpaawat. Siya na lang, bukod dangi, ang inaawat. Tahimik na lahat, lahat eh. Siya na lang talaga. Ayaw niya talaga magpaano. Nagsitabihan na yung mga lalaki eh. Wala na nga. Wala na. Siya na lang. Sinusugod niya pa ng ganun. Alam mo, ang pinakamagandang magagawa, kantahan mo. Ayan. Si Aura. Ano ba kakantahin mo sa kanya? Maganda, hindi kagandahan, parehas lang. Ano? Parang tamang-tama lang. Okay. Tamang-tama lang. Tamang-tama lang. I will, love you tonight. Ay, meron pa siya. Awel. May wala intro pa siya. I will, ayun, love you tonight. And I will stay by your side. Ba't sabi niya? Awel. Second boy. Buti alam na nga. Buti alam ni nanay nung kanakanta. Oo. Oh, oh. May second boy. Meron. Awel. Kanya pa yung background, di ba? May second boy. May second boy. Okay. So ano may papayo mo? Naku, Aura, umaura ka nga talaga. Kaya nakulong ka.
Sobra ka namang humusga. Payungan mo. Ako, ito na lang masasabi ko sa iyo, Aura. Pag mga ganyan, I do not drink too much. Okay. You just drink only one bottle or two bottles. One bottle. Moderate. Within your capacity. Oh, you just drink within your capacity. Yeah. Do not drink too much because I know that you know that yourself if you are drunk. I don't understand you. Aura doesn't understand you either. Kasi lasing na siya. At saka pag-iinom ka mo, ilalagay sa tiyan, hindi sa ulo. At if you would drink, do not put in your head. You just put in your stomach. Yung police, ano masasabi mo? Nagre-react ka nga LGBTQ+ community. Community, oo. Ano ang maisasagot mo doon? To be... policeman? Policeman. You know, the... You just calmed down. You know though, what happened inside that bar. So, why did you do Aura that if you want to see it, that he is ala, wala nang maintindihan. Nakulong na. Buong na, mundo, na. Hindi maintindihan. Sa presinto ka na magpaliwanag. Doon ka na magpaliwanag sa presinto. Ako huli ng presinto. Ayan. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba? Sino ba yan? Ako, eto na po ang aming mga babatiin ng mula sa puso. Bago ito, ay, kaibigan ni Rene De Leon. No! Ng anong hospital? Stanford Hospital. Si Rayson Beshi San Luis po of Kaiser Hospital in Vallejo, California. Salamat sa pagtutok mo. Thank you sa iyo. At syempre, si Iram Lia. Hello! Si FMR natin. Juris Dr. Channel, salamat. Herminia Carillon ng Daily City. Puro important to, ha? Arlene and Chris ng Belgium, Arlene and Des, Leslie Grace at Vincula at Jojo ng Hainan, China, at syempre, Rene and Roma De Leon na mahal natin, Dims Ignacio, Ompong and Merly Ventura, ganun din si Letlet Cocabo, ang reyna ng Sydney. Miss Catherine Amos. At syempre, the most generous woman of all time, Dunia Lili Chua. Kasama na ito? Shooter ko po yan. hindi din ako si nagpapasalamat pala sa atin si Jen si Jen Wanis. Jen Wanis. Oo, ng New York. Kasi nga, simula pala na banggit ito siya ang pangalan niya sa SNN. Ngayon kasama na pala siya sa mga show dun sa Broadway. Ngayon may show siya yung Cabaret Showcase sa July 6 daw to yung sa Broadway. Cabaret Showcase. Cabaret Showcase. Jen Wanis, isang kababayan ka namin na ipinagmamalaki. Maraming salamat sa pagrespeto mo sa aming trabaho. Maraming salamat at marami pa sanang dumating na proyekto sa'yo. Huwag mong pansinin yung mga kababayan natin na naghihila sa'yo pababa. Gawin mo ang nararapat. Good luck! Chinwanis, salamat sa'yo. Okay, sino ang magbabato? So, eto na nga. Ang for today's blind item. Nagagayain ka na naman. Ang bibida sa ating blind item ngayon ay isang lalaki. Male personality. Uh-huh. Hindi natin siya pwedeng tawaging aktor dahil hindi pa naman siya ikukonsidera natin aktor. Wala pang resibo. Wala pang resibo. Kumbaga, ano-ano lang man ito yung mga ginagawa-gawa niya, diba? Pero ito pa lang, itong aktor na ito, sa kanyang asawa, hindi maganda ang ano. Ang asawa niya, yun ang actress. Yun ang actress, yung asawa niya ito. Male personality ito. Na kung saan, ito pa lang napakalaking problema talaga nila dito. Okay. Sa kanilang buhay mag-asawa. Okay. Hindi basta-basta ito tumatabi sa kanyang asawa. Ay! Medyo diinan natin yung salta. Nandidiri? Nandidiri at ayaw niya halos. Alam mo yung makatikitan ng mga skin to skin? Ayaw niya. Nandidiri nga yun. Paano naging asawa? Siguro dahil nga sa hindi natin alam. At paano nagkaanak? O paano nagkaanak? Ito na nga. Ito pala, itong si lalaki, kapag dumarating sa bahay nila at itong si babae, humihiling ng... Nagpaparamdam. Kumakalabdir. Alam mo yun? Oo. Nangihingi ng sinasabi niya, gusto makipag-lovemaking, ganon. Itong tumatanggi itong lalaki. Pero hindi ito tumatangging diretso kasi ayaw niyang masaktan itong si actress. Ang ginagawa itong lalaki ito ay umaalis. Umiiwas. Gumagawa siya ng parang umiiwas at mag-iinom. Tapos uuwi, halos walang-wala ng...
Tumintay na at itong si actress kakaantay na syolog na, nasulog na kasi anong petsa na. Grabe. Ganun ang ganun ang ganun. Pero syempre, hindi talaga maiiwasan may mangyari sa kanilang dalawa. Nagbunga. Nagkaroon ng supling ang iyo. Kaya lang, nung nalaman nung lalaki na nagdadalang tao to si actress, dito na nagsimula. Ang nagbago bangayan, na lahat. Nagbago na. Totoo nga ba? Natuwan-tuwa yung lalaki pag dinadatnan, pag may monthly period yung babae. Oo. Kasi may dahilan siya na hindi siya pwedeng bisitahin. Kaya lagi-lagi na lang nakutuwan-tuwa yung makikita mo at pakiramdam ng lalaki kapag safe may, siya. Oh, safe. Yes. Yes, gumagano pa talaga. Gano'n? Yes. Pero kapag walang dalaw yung babae, naku, iba-ibang para. Lumalayas daw ng bahay, ganun? Inom. Oo, oo. Hanggang sa uuwi na kapag hindi na pwedeng pakinabangan. Kaya ito si babae, mainit lagi ang ulo. Ay. Kaya napansin mo, hindi na nasundan ang kanilang anak. Dahil ayaw na talaga nung lalaki. Eh kung yung una nga, sapilitan eh. Oo. Companionship lang ang gusto nung lalaki. Ayun, di ba sabi mo nga, umiinom, umaalis. Baka naman pag-uwi, lasing, sinamantalahan ng babae. Anong sinamantalahan? Pinagsamantalahan. Oo, pinagsamantalahan ng babae. Kaya sabi mo, nagbunga ang kanilang ano. Ay! Rapist yung babae. Oo, siyempre ganun siguro. Kasi, di ba, ayaw nga siyang tabihan ng lalaki. Kahit nga madikit lang yung kanilang balat sa balat, ayaw ng lalaki. Kaya umiinom. So, rapist pala. Nako. Ay. Grabe yun. Yung babae pa nagsamantala sa asawa niya? Oo, eh, kasi ayaw nga siya tabihan. Ayaw nga siya, ayaw makipag-ano sa kanya eh. Kaya pala, nanay. Oo, ano? Pag-isip-isip ko, kaya pala, hindi pala pinakasalan ito. Ay? Oo. Ito, iisipin mo rin kaya kasi. Kaya magkalibin lang. Uulitin lang talaga sa, ano to for life? Kaya itong si babae, dumating na sa puntong, total, hindi tayo nagtatabi, walang nangyayari sa atin, pero nakatira ka dito sa bahay ko. So, ano pang silbi? At ngayon, magulo ang kanilang mundo. Super gulo at umabot na kung saan-saan. Ay, ang kwento nila at hindi tumitigil. Pwede bang ang pabigyan natin ng clue kay Wendell yung pangalan ng babae? Ay, ayan. Ay, pero sa anong paraan? Anong paraan? Mas gusto nila yung mga hayop. Hayop? Ayaw nila yung mga gulay, ayaw nila yung iba't ibang bansa. Mas madali daw para sa kanila yung mga hayop. Ay, pero ayaw, ang kanilang payo, sana alam naman ni Wendell kung ano-ano yung mga hayop. Gaya ba'y langgam? Sinabi mo, amphibian. Tama ba? Pwede ba sa tubig? Bigat sa lupa, yung langgam, di ba? Kung sinabi mo palaka, pasok yun. Oo, oo nga. Eh kaso, itchosera kang palaka. Ayun. Hindi, di siyempre, ibibigay natin ang unang litra. Di ba, ano ito siya, yung mabagal lumakad. Ay. Pero mabilis ito sa lumaki. Nagsisimula ito sa maliit lang siya. Eh, pag inalagaan mo, lumalaki sa lumalaki. Ito ba yung ang ulo ay tinatago oo, sa loob tinatago. Ng bahay niya? Kabahay niya. Napakasimple. Oy, oh, napakadali niya. Tito Manny Garcia, swak kagad yung unang letter. Oo. Okay. So yun, ang second letter. Nako, ito naman yung ano. Ito ang ano ito, mahilig sa saging to. Alam mo, Wendell, ako yung nagmamadaling mag-isip talaga para masakit. Ah, sige. Di ba natawa ka? Kung paano pala niyang bigkasin? Yun ang spelling. Pwede ba yun? Omboy. Ito talaga to. Diba, unggoy. Kaya na, sabi ka agad niya. Omboy. Ay, nako. Magbigay ka ng ibang ano. Clue. Huwag yung omboy. Okay. Ano? Ay, third letter third, na tayo. Ay, ano? Third letter na tayo. Ay, nako ito. Sikat na sikat ito. At ito siya ang tinatawag nila na national animal ng isang bansa. Na ang bansa nito ay Land Down Under ba tawag ba? Ito ba yung hayop na may bulsa sa tiyan? Oo, tinatago yung anak dito. Ay, anak! Anak ko! Mga
CFMers, sigurado ito swak na swak, di ba? Nako, Lara May Abrigo, huwag ka na magreklamo. Direk Franny, kuha mo na yan. Jojo and Leslie Grace at Advincula, sapul nyo na yan. Oh, ang dali ha. Ang didik ha. Hindi na kayo magreklamo. Baka hula. Ayong kasunod. Ito siya, sa tubig lang to. Pero lumalaki din to. Ah, malaki. Malaki. Sa dagat. Sa dagat lang to siya. Parang nilalagyan ng saltang killer chuchu. Oo, yun. Oo, gano'n. Sasabihin niya, killer bride. Killer balyena. Ayan. Oo. Nako, sigurado hanggang doon lang po kami. Alam na alam na alam nyo na po kung sino ang aming blind item. Oo, diba? Alam nyo na yan. Oo. Grabe. Naalala ko, onggoy. Ano ka naman? Kung paano mo sinasabi, gaganon mo yung spelling. Ano ba yan? Ano ba kasi dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo para matuwa kayo sa mga kwentuhan namin. At sama nyo rin po yung Rommel Chica Network. Yes. At Direk. Bawal mag-diet, Direk. At saka belated happy birthday kay Tita Julie Paras. Direk Beverly Verhel. Ingat ka dyan sa Toronto, Canada, anak. Ingat-ingat. Okay? At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit yun lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ECNN. At syempre, ito ang hinihiling namin sa inyo. Na talagang ito ha, dapat nyo ito gawin na kasi para hindi kayo mano. Ang please, don't skip. Nagbulong na ako. Hindi ka namin sasamahan. Mo, dahil yan sa, dahil sa O. Oh. Alam mo, style yun lang yun. Kasi si Ali nangangamit na. Don't skip! At syempre, ito yung tinatawag namin na short. Ito yung Showbiz Now na official. Ito yung TikTok. Paano ba yung TikTok? Ay nako, napakasaya po ng ating episode na ito na sigurado po namin na hanggang ngayon ay hinahalakakan nyo pa rin. Mauwili po tayo sa sayang ganito, pampalis ng ating stress at mga dinadalang problema. Lagi po nating tandaan mga ka-chika, ang programa pong ito ay hindi aming tatlo lamang. Ito po ay para sa ating lahat. At ito ang Showbiz Now!